Tiniyak ng pamahalaan ng mga taong mahuhusay ang track record. May akmang kapasidad at may commitment para pakinggan ang lahat ng sektor na may kinalaman sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao, ang kabilang sa pinalawig na Bangsamoro Transition Commission o BTC. Ang BTC ang grupong inatasang bumuo ng Bangsamoro Enabling Law o nakilala sa tawag na Bangsamoro Basic Law. Ito rin ang responsable sa pagdraft ng panukalang pag-amyenda sa saligang batas kung kinakailangan. Kahapon, pinirmahan na ni Pangulong Duterte ang executive order na magpapalawig ng BTC. 11 miyembro ang pipiliin at itatalaga ng MILF Implementing Panel. Samantalang 10 naman ang galing sa nominasyon ng pamahalaan, kaya 21 ang kabuoang bilang ng BTC. Sa 10 nominado ng pamahalaan, 3 slots ang ibibigay para sa Moro National Liberation Front. Muli namang ipinahayag ni Pangulong Duterte ang kanyang commitment sa Bangsamoro Peace Process. Ang magawa ko para sa bayan, okay na ako. Then I can retire in peace. Tiniyak din ang pamahalaang magiging inclusive ang peace tables o mapapakinggan ng bawat sektor sa usapang pangkapayapaan na higit na apektado sa matagal ng armed conflict sa Mindanao. Halimbawa ay ang mga kabataan, mga kababaihan, mga sultanato, indigenous people, pribadong sektor, faith-based groups, academes, lokal na pamahalaan at iba pa. Inaasahan namang sa kalagitnaan ng susunod na taon, maisusumite na ng BTC sa Kongreso ang draft ng Bangsamoro Enabling Law. Tiwala ang MILF na magiging mabilis ang pagproseso nito. It is our hope that the signing of the executive order will pave the way for the immediate passage of the enabling law that will translate the provisions of the CAB into a law. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacañang.